Mga ka-vloggers, welcome po sa akin channel. Sana'y magustuhan po ninyo ang video na ito. Paki-like, share, and subscribe na lang po, mga ka-vloggers. Eto na naman po ang aking pinakabagong vlog, vlog, vlog! Hello, hello mga ka-vloggers! Welcome po sa akin channel, ang Ferdy's Travel Vlog! Mga ka-vloggers, sa araw pong ito, pupunta po tayo sa Cebu. Ayan mga ka-vloggers, Oslo, Cebu. Mga ka-vloggers, ang una natin pupuntahan, ipapasyal ko po kayo doon sa Kawasan Falls. Isang falls po to na medyo malayo-layo yung lalakarin nyo, pero tama lang. Ang susunod kasing pupuntahan naman natin, yung tinatawag nga pong Oslo, kung saan kayo makakakita ng mga butanding live, mga ka-vloggers. Yung mga tinatawag nilang mga whale. Ang lalaking isda, mga ka-vloggers. Katabi nyo lang, hindi kapanipaniwala, pero hindi sila umaalis dun dahil pinapakain sila ng mga kaibigan natin, mga isda doon. Tapos, pinapanood sila ng libu-libong tao, mga ka-vloggers, salitan. Kaya rin ito, 30 minutes, palit na naman, iba na naman. So, after po nun, mga ka-vloggers, ang pupuntahan naman po natin ay ang Tumalog Falls. Isa pong napakagandang falls, mga ka-vloggers. Pwede ka maligo rin doon. Tapos, malamig ang tubig, napakaganda. So, wag na natin patagalin, mga ka-vloggers. Tara na po, punta na po tayo sa Cebu City! So, ito na nga po mga ka-vloggers, andito na naman po tayo sa Clark International Airport. Happy birthday! So, ito, saya-saya namin, birthday kasi ni Madam ka-vlogger niyo, mga ka-vloggers. Kaya ganito. So, ito na, departure area. Ayun! Kasama po namin dito yung pamangkin ko na anak ng kapatid ko, mga ka-vloggers. So, ayan ang ticket namin. Ayan, kasama natin si Architect. So, ito, pwede yung pa-ipapayin, mga ka-vloggers, na basta ka nalang tatakay. Ayan mo naman tayo. Tayo sa mga pag-e-take ko, diba? Ayan, mga ka-vloggers. Habang nag-aantay kami ng turn namin pag-akyat, picture-picture muna. Kaya po yung moment, diba? Na po, mga ka-vloggers, nasa loob na nga kami ng aeroplano. Puno siya. Maraming pupunta at uuwi ng Cebu, mga ka-vloggers. So, ayan. Si Madam ka-vlogger nyo. Excited na naman. Ayan na po. Palipad na naman po ang ating aeroplano, mga ka-vloggers. Gusto ko pinakikita lagi itong paglipad po ng mga aeroplano, mga ka-vloggers. Kasi ito parang lagi na climax. Para ba nakikita nito pagkakalayan na ano, nakaka-enjoy naman po talaga pinapanood. Kahit naman lagi ka sumasakay ng aeroplano, yan ang gusto mo lagi nakikita eh. Pag umaangat na siya, nakikita mo yung aeroplano sinasakya mo, lumalayo na sa kalupaan. Sa mga ka-vloggers. Yan, tingnan nyo. Nasa taas tayo ng ulap, mga ka-vloggers. Ganyan, kasarap sumasakay, exciting. Minsan, pag kami ng konting turbulence na ayan, parang konting ulap, ayan, konti lang naman yan. Nararamdaman po din yung konti sa aeroplano yun. Pero ang mahirap pag kayo malayong biyahe, mapapuntang Europe, dahil gabi, tapos may ganyan, makakalukan sa aeroplano, talagang kakatakot din. Ayan na mga ka-vloggers, andito na tayo sa Cebu International Airport. Dito na ulit, siyempre hindi po mawawala yan mga ka-vloggers. Saya. Makikipagkita kami na nauna na dyan yung kapatid ko po at yung bayo ko na sa Germany, saka yung kuya ko kasama niya. Ayan, kasama ng kapatid ko. So, kasaya, konting picture dyan sa Mactan, Cebu. Tapos, andito lang kami sa labas mga ka-vloggers. Ayan si madam niyo. Aha, excited dyan, siyempre. Tapos, dahil birthday niya, pinreach siya rito sa isang restaurant dito sa Cebu ng kapatid ko. So, ito na nga po mga ka-vloggers.
darating pa lang sa Cebu, nandito na kagad kami sa isang parang mall. Kasi kakain nga po kami dito sa Yakimix, Cebu City. Dahil birthday nga po niya, i-celebrate namin ito dito. Sagot mong kapatid ko. Ah, yung bayo po. Ayan po mga kablogger, mga pagkain yun. Eat all you can, bahala ka magluto doon sa mesang. Ayan, maganda po mga kablogger. Masasarap po ang mga pagkain dyan. Kaya naman, talaga naman dinarayo. Yakimix Restaurant. Ayan naman yun mga kablogger, diba? So, ayan, no? Tingnan na lang po ninyo mga kablogger sa mga pagkain nila. Dessert. Talagang masarap ang pagkain dyan mga kablogger. Mag-e-enjoy po kayo kaya enjoy si birthday girl natin, si Madam Kablogger. At yan, paborito ni Madam nyo. Lasang palalag pa siya dyan mga kablogger. O, nakita nyo na. O, sabi ko sa inyo, kasasabi ko pa lang. Eto mga kabloggers, natulog na kami. Ito na po yung pinakamadaling araw kinabukasan. Ayan ang Cebu. So, ayan po. Good morning Cebu. Pagkagising namin, picture-picture ulit para makita naman ninyo yung kagandahan ng Cebu City. Tingnan nyo ang ganda mga kabloggers. Nasa isang building po kami nito. Tapos, nag-ayos na kami, empake. Dahil bibiyahe na nga po kami. Siyempre naman, hindi natulog lang ang pinunta namin dyan. Ngayon na po. Prepare na kami. Ayan, ang ganda ng Cebu. Mga kablogers. Panoorin po ninyo. Talagang pinapakita ko po sa inyo. Dahil nga po, diba, travel vlog, mga kablogers. Ayan, tumatakbo tayo. Sakay kami dito sa Nissan NV350. Inarkila namin para sa lahat ng pupuntahan namin dito sa Cebu. Ayan mga kabloggers, oh. Tingnan naman ninyo, talagang tinitignan ko pa talaga maigi kung malapit na kami. So, tuloy lang ang biyahe mga kabloggers. Ayan, medyo malapit na po kami yan. At ito na nga, pagdating po ninyo doon sa... papuntang Kawasan kasi ang ano namin, destination muna. So, pumaradang muna rin sa Siban. Tapos mga kabloggers, lakad na. Alay, lakad na po yan. Medyo malayo-layo nga po. Ayan. So, ganun talaga. Basta nag-a-adventure ka, titiisin mo lahat. Lakad, init. Ayan po mga kabloggers. Talaga namang mag-e-enjoy ka rin naman. Nakahanda na nga yung mga panligo namin. Ayan. Tapos mga kabloggers, ayan, dyan dumadalo kasi yung mga tubig na nilagay mo sa Kawasan Falls. Ayan si Michael, yan yung magmamanin po ng van. So ito, tuloy-tuloy mga kabloggers. Lakad lang. Ayan, kuya ko yan, nasa harapan kong yan mga kabloggers. Kumukuha rin siya ng mga video. Pero hindi siya vlogger. Ito na po mga kabloggers. Merong entrance fee na 40 pesos yata. Ay, panamin ng mga kapatid ko para kumpleto na kami. 45 minutes. Tapos tuloy-tuloy na. Sa napakaraming puno. Mga kablogers, napuno ng buko. Ayan, lakad uli mga kablogers. Talagang puro lakad, alay lakad. Ayan na. Medyo may liwanag na. Nakikita nyo na yung ano. Pagdating po ninyo doon, ayan, ang sasalubong sa inyo. Maraming mga cottage. Talaga namang mag-enjoy ka mga kablogers. Sample pa lang na falls yan. Maliit pa lang po yung Kawasan Falls mga kablogers. Pero napakalinis, di ba mga kablogers? Maliit lang yan. Mamaya, yung pupuntaan pa natin isang falls, talaga mag-enjoy kayo. Ayan mga kablogers, oh. Kaya ang Cebu ay known din talaga sa mga falls. Talagang dinarayo ng tao yan. Mapa Pilipino, mga foreigners, siyempre, yan ang maipapagmalaki naman natin sa Pilipinas. Marami tayong magagandang lugar. Talagang dinarayo ang kayuhan ng mga kabloggers. Makain na naman si madam niyo. Yung nakikita. Papagutom yan, mga kabloggers.
laga natin sa pagkain niya. Ayan, no? Diba? Sinisimple, mga kablagas. Ayan na po. Tingnan ninyo, mga kablagas. Saan tayo papunta? Andito tayo sa Oslo, Oslo Paper. Thank. Oslo. So, ito mga kabloggers, dito sa Malonzo, parang mga apartment, diyan kami nagpalipas ng gabi para medyo malapit na po kami dito po sa mga Butanding, dito sa Oslo, mga kabloggers. So, yan. Yan na po ang susunod na pupuntahan natin, mga kabloggers. Yung Butanding, saan talaga napakaraming tao, talagang kahit nakabilad ka, titiisin mo, mga kabloggers, makita mo lang po yung mga whale shark na yun. Hello! Yan, nagpe-prepara na kami, mga kabloggers. Sasakay ka naman muna ng isang mini multi-cab na to. Tatalin ka po dito. Dito, magkakaroon po yung parang na seminar kung ano yung mga do's and don'ts para sa pag-aalaga ng aking mga Butanding subscribe. Meron silang konting ano dyan para sabihin kung ano yung mga bawal na hindi dapat kasi bawal kang hawakan ang mga Butanding kapagod. So, yan ako. Punta na kami, pila ulit doon para sa pagsakay naman po ng bangka, mga kabloggers. Napakaraming pumupunta. Sobra. Yan nga, medyo konti pa po yan. Pero may time talaga na sobrang dami, mga kabloggers. Yun, yung mga, yan, sasakay na kami, ano? Yung mga nakikita nyo kaninang bangka doon, doon lang ang punta namin. Wala pong demotor na bangka dyan, mga kabloggers. Sagwan lang kasi mabubulabog po yung mga Butanding, mga kabloggers. Tapos para naman nandiyan lang po sila, alaga silang pinapakain ng mga mangingisda ng mga sariwang alamang. Kaya naman mga kablogers, makita nyo, hinahanap nila yung mga alamang yung pinapakain sa kanila. Para makikita nyo naman din po yung paglitaw ng mga Butanding. Kaya nakita naman ninyo, oh, kahit mainip, oh, si architect, si Madam Kablogger, yung mga to, mga pauwi na, kami naman, papunta pa lang mga kablogers. Sobrang init po niyan. Diyan ka talaga matututong. Pagka nandiyan ka na po, pwede ka namang bumaba, lumangoy ng konti dito sa dagat. Pero ang rule nga po, bawal yung hawakan ng mga Butanding. Kasi baka mamaya masaktan nyo sila at hindi na sila bumalik diyan. Siyempre, hindi nyo na kayo makakakita ng mga Butanding. Kaya alagaan po natin mga yamang kalikasan yan, mga kabloggers, siyempre. So, ayan na po. Pila-pila dyan. 30 minutes kayo dyan. So, nakakasalamuhan ninyo yung Butanding. Ayan na, mga kabloggers. So, tingnan po ninyo maigya. Ayan na siya, oh. Nasa tabi, oh. Ayan na, oh, pinapakain, oh. Yung alamang. Pinahanap ng Butanding. Kita nyo, mga kabloggers. Ang laki po, di ba? Hindi naman siya nananakit. Mga kabloggers, talagang gaya nga na sinabi ko, kung magpupunta man kayo dyan, huwag na huwag nyo po silang hahawakan. Bawal po yun. Pwede lang na makilangoy kayo sa kanila hanggat maaari may distance kayo para hindi sila mabulabog at hindi sila matakot, mga kabloggers. So, after nun, mga kabloggers, pabalik na kami ulit nito. Ayan. Ang rule talaga, kailangan lahat naka-vest. Bawal po yung basta ka na lang ano dyan. Kailangan lahat ng mga tourist nakasuot ng mga life vest na ganyan. Ayan na po. Natutong na si architect natin, di ba? Talagang mangingitin ka po dyan, mga kabloggers. Talagang mainit. Titiisin mo, makikita mo lang po yung mga Butanding. Ayan mga souvenir, mga t-shirt, vloggers po. Nabad ko na yung damit ko, wala nga akong makasuot. Ayan po. Kaya mga ganda dyan, ayan o, mga kabloggers, ang ganda. Siyempre naman, kailangan makabili ka ng souvenir para may alaala ka sa ginawa mo rito sa Oslo, Cebu. Diba?
sa mga kablagas. Ayan na po yung Tumalog Waterfalls. Saan kapunta? So, sa Balhaba. Saan kami mga kablagas. Tumalog? At malayo-layong lalakarin. Tumalog po. Kasi mga kablagas, kung hindi kami maglalakad, isang tao, isang angkas ng mga motor ngayon. Eh, napakarami namin. Saka ayoko dahil nakita ko, tingin nyo. Oh, walang helmet, tuloy-tuloy lang na tumatakbong gano'n. Ang bibigilis. Sabi ko nga dyan, baka mami, magpasalot naman na pangatilikado. Kaya ayoko. Sabi ko, lumakad lang tayo kahit kano kalayo yan. So, ayan na nga po, mga kabloggers. Nandito na tayo sa ticketing area nila, papasok na po dito. Pag nakita nyo naman ito, kahit gano'ng kalayo yung nilakad ninyo, eh talaga naman po sulit na po lahat ng traffic ng mga vloggers. Ito na po mga vloggers, ang Tumalog Waterfalls. Vloggers, ang ganda. Sobrang ganda mga vloggers. Alam mo, eh, panaginip lang naman natin. Enjoy. Enjoy. Protect niyo. Mamaya, haliligod sila dyan. Ako, pinapalayo ko sila dahil mamaya, mayroon yung batong makuligali sa taas. Pagkakuntado, sila ko mga kablagos. Kaya kung kayo maligid, eh, binabawalan naman nila yung nando sa mismong bagsakan ng tubig niyo mga kablagos. Medyo dito lang kayo kasi nga kakatakot din yung sabi yung batong hindi yung mahihulog, diba? Magpupunta lang po kayo dyan, magmari, medyo malayo kayo sa bagsakan ng tubig. Safety first, kasi hindi ko pwedeng maligo na naka-helmet, diba? Ngayon na po, kuha ko po ng mga videos para ito na nga po yun. Saan napapanood ko naman? Kaya na sila, okay? Sobrang ganda na hindi ko na kailangan magpapakita sa ibang lugar sa ibang bansa. Dito pa na lang sa Pilipinas, marami pa tayo magagandang lugar na dinadayo rin ang talagang mga turista sa ating ganda po nila. Sobrang ganda. Wala ka naman masasabi kung dito ang mga itong video na ito, pinulang ko po siya. Medyo umislow mo ko po mga kablagos yan. Para talagang matutuwan ninyo yung pinulang paganda ko. Tumalog mo ko po. Pinabagal ko yung bagsak na ito para sa inyo. Balik mo naman kami. Sa Paris. Kasi talaga nakakapagod, malay-layo po yan mga kablagas, hindi biro yan. Pagod na sila. Kasi madam nyo, tingnan nyo. Nahabol na yung hininga. Picture muna kayo dyan. Mga kablagas, o. Papa! Lakad na ulit tayo, malapit na lang. 1, 2, 3. Ito mga kablagas, bye-bye sila. Ang itin mo, uwian na best. Ang paglilibot, papaalam mo na sa pangit. Napakagandang experience. Salamat mo maraming sa Cebu City. Babalik po ulit kami rito mga kablogger. So mga hindi namin napuntahan, pupuntahan namin ulit sa susunod. Hindi kami papayag na hindi ulit na nakabalik dito. So ito na po, airport ng Cebu. Ito ang Cebu. Pasok na naman tayo sa aeroplano. Ayan, umuusok-usok.
hindi po nasusunog yan mga kablagers. Ganyan talaga mga aeroplano. Ayan na po, lilipad na naman tayo mga kablagers. Pabalik na naman tayo dito sa Flight International Airport. Panoorin po ninyo mga kablagers, talagang gusto kong kinukunan ang aeroplano pag nasa ipapawid para napapanood po ninyo lalo sa mga kablagers natin dyan na hindi pa nakakasakay nga ng aeroplano. Gusto kong makita ninyo yung feeling. Gano'ng masarap yung mga kablagers nasa dulo doon yung Mount Araya. Baba na po ng aeroplano, Cebu Pacific. Number 1 po yan, Cebu Pacific. Cebu Pacific, the Ganyman. Ayan po mga kablagers, malapit na siyang lumapat. Bahay, baka isa dyan ang bahay ninyo mga kablagers. So paano po mga ka-vloggers, sana nag-enjoy na naman kayo dito sa aking pamamasyal sa Cebu City. Ano pa po ba mga ka-vloggers ang sasabihin ko? Eto na naman po ang pinakabagong edition ng ating vlog! Paalam mga ka-vloggers, paalam po. Maraming salamat po sa inyo. At sana huwag niyo pong kalilimutang mag-subscribe mga ka-vloggers ha. Sa mga hindi pa po nakakapag-subscribe yan dito sa ating channel, subscribe na po.